Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at taga-subaybay na si Kare Kare. At ang kanyang tanong ay tungkol sa mga Marines na nakabantay sa Spratly Islands ng West Philippine Sea. At ang tanong naman ni DJ Laman ay tungkol sa mga disputed islands sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, unahin natin ang tanong ni DJ Laman. Ito ay tungkol sa mga disputed o pinag-agawan o pinagtaluna ng mga isla sa West Philippine Sea. At ito ang Spratly Island at ang Scarborough Shoal. Ang shoal ay mga isla na makikita mo pag low tide pero nawawala pag high tide. Ang Spratly Island dispute ay hanggang ngayon ay patuloy pa na pinagtalunan na teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng China, Philippines, Taiwan, Malaysia, Vietnam at Brunei. Ang Spratly Island ay grupo ng maraming isla gaya ng makikita mo sa mapa. Mayroong maliliit at malalaki na mga isla at bahala na kayo magbilang kung ilan yon. Basta ang mga isla na ito ay pinag-agawan hanggang ngayon sa maraming bansa. Pero katulad ng isang classroom na maraming estudyante, mayroon talagang estudyante na malaki at siya yung nangbubuli sa mga maliliit na estudyante. Yun yung China. Ang pinagtalunan ng mga isla ay nauwi sa tinatawag na diplomatic stalemate at sa paggamit ng military pressure techniques gaya ng military occupation sa mga pinagtalunan ng mga teritore. At karamihan sa mga lugar na ito ay pinapangalanan ng anim na mga international names gaya ng makikita mo sa mapa at kadalasan ay mga Chinese name at English name ang ginagamit. Ang Philippine Territory Spratly Islands ay napaka-importante para sa economic and strategic reasons dahil ang Spratly area ay pinagkalooban ng napakalaking unexplored oil reserves at natural gas at ang lugar na ito ay napaka-productive area for world fishing dahil sa napakaraming isda sa lugar at sa area na ito. At bukod pa sa economic incentives, ang Spratly din ay isang pinakamalaking maritime trade route sa Northeast Asia. At dahil sa kanyang strategic location, ang lugar sa Spratly ay napakaganda tayuan ng mga military base na kung saan inumpisahan na ito ng China. Noong 2015, nakita ng satellite image na nag-construct ang China ng airfield at iba pang mga reclamation activities. Ang Pilipinas ay nagki-claim sa lugar ng Spratly ay legit ito dahil nakabase ito sa ilalim ng UNCLOS o tinatawag na United Nations Convention of the Law of the Sea at ito ay pinagpatibay sa mga bansa na na-involve sa Spratly dispute at ang China lamang ang hindi kumilala nito. Ang China, Vietnam at Taiwan ay kanilang kiniklaims ang mga isla sa Spratly na nakabase lamang sa tinatawag na historical sovereignty. Habang ang Scarborough Shoal ay nagkaroon ng bangayan o tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa lugar na ito ng Scarborough Shoal, ang tensyon ay nag-umpisa noong 2012 hanggang ngayon na nag-umpisa ito sa gustong hulihin ng Philippine Navy ang mga Chinese fishing vessel na nangingisda malapit sa Shoal at dahil dito ang mga Chinese hackers ay kanilang ginantihan o hinahack ang website ng University of the Philippines. At nag-iiwan ito ng mensahe na nagsasabi na "We came from China, Wanyan Island, and it is ours." Ang Wanyan Island na ibig sabihin ng mga hackers ay ito yung Scarborough Shoal. At gumante naman ang mga galing na mga Pinoy hackers at kanilang ginantihan ang China University Media Union website sa pamagitan ng pag-iwan ng mensahe na nagsasabi na "Chinese government is clearly retarded" na ibig sabihin ang gobyerno ng China ay sira ulo. At mula noon ay maraming tensyon na nangyayari ng mga Pilipino ng mga ngisda na nakaranas ng matitinding harassment mula sa Chinese Coast Guard at maraming bisis na ang kanilang bangka ay binangga ng mga Chinese Maritime Militia at tinitira pa sila ng mga water cannon ng mga Chinese Coast Guard. At tungkol naman sa tanong ni Kare Kare tungkol sa mga Philippine Marines na nakabantay sa Spratly,
Kamakailan lang ay sinusubukan ng mga Chinese Coast Guard na harangin ang mga barko ng China na naghatid ng mga supply sa Philippine Marines na nakabantay sa mga isla sa Spratly na sakop ng Pilipinas. Ang mga Marines na ito ay doon nakapisto sa pinakamagandang barko sa buong mundo, ang BRP Sierra Madre. Gusto ng mga Chinese Coast Guard na walang supply na pagkain na makarating sa outpost na binabantayan ng mga Philippine Marines doon sa BRP Sierra Madre. Gaya ng mga malaking conflict sa buong mundo, ang tensyon ng Spratly ay hindi ang pagprotekta sa mga sibilyan o pagpapatupad ng international law. Ito ay tungkol sa oil dahil sa napakalaking untapped undersea oil field sa lugar ng Spratly. Ang BRP Sierra Madre ay naging detachment ng mga Philippine Marines mula pa noong 1999 na naging symbol of Philippine sovereignty sa South China Sea na ngayon ay West Philippine Sea na. Hindi biro ang tungkulin ng mga sundalong nakabase sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, bagamat nasa mas panatag na lugar, hindi may pagkakailang kanilang sakripisyong ibinibigay sa bayan upang protektahan ang ating karapatan sa naturang pinagagawang teritoryo. Bukod kasi sa pagiging malayo sa kanilang pamilya, hinaharap nilang iba't ibang hamon ng tao at kalikasan. Ang BRP Sierra Madre ay sadyang pinasadsad doon sa Ayungin Shoal para magsisilbing outpost ng Philippine military doon sa disputed territory. Ang ginawang paghaharang ng mga Chinese Coast Guard sa mga supply boats ng Pilipinas ay nakakuha ng atensyon at putista mula sa Maynila hanggang sa US, at ito'y nagbabanta sa isang insidente na mag-trigger sa tinatawag na US-Philippines 1951 Mutual Defense Treaty, na ibig sabihin, kung may aggression man na mangyari sa Pilipinas at sa Amerika laban sa anumang bansa na gumagamit ng fuerza, at dito natakot ang China, takot pala sila sa US eh. At mula dito ang mga Chinese Coast Guard at Navy ay tumatabi na lamang dahil baka torpedo ang sasalubong sa kanila. Hindi alam ng mga Chinese na kahit mapuputol pa ang supply ng pagkain doon sa mga Marines na nakapwisto sa BRP Sierra Madre, ay mabubuhay pa rin ang mga ito dahil karamihan sa mga Marines na nakadestino sa BRP Sierra Madre ay mga Bisaya, at sanay manginhas ito, lalo na ang mga taga Bohol doon ang mga Marines na nakadestino. Sanay yon manginhas ng Suwake, Bakase at Tuyom. Ang BRP Sierra Madre at ang mga Marines na nakabantay doon ay sila ang nagliligtas sa mga teritoryo ng Pilipinas para hindi ito masakamay ng China. And meanwhile, the BRP Sierra Madre may have been wasted and worn out by old age, but it surely remains a symbol of sovereignty for our country, even as it stands alone in the West Philippine Sea. I am Akal Marcos. One of the country's biggest warships then was the BRP Sierra Madre, or LT-57. It was on active duty for 23 long. At maraming beses na mga Chinese ay nagdidiman ng Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre, pero hindi pumayag ang Pilipinas dahil nainggit lang ang China eh, dahil wala silang barko na katulad ng BRP Sierra Madre. Ayon din ng mga Chinese Navy na hindi nila ito titirahin ang missile dahil lugi daw sila. Mahal daw ang missile, sabang ang kilo ng bakal pag ibinta mo sa Zhangshap ay 3 piso lang daw ang kilo. Ang mga Chinese Coast Guard at Navy ay kahit kailan na hindi lalapit sa BRP Sierra Madre dahil ayon sa kanila, mahal daw ngayon ang magpa-injeksyon ng anti-titano. Hanggang sa susunod, maraming salamat.